Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, titingnan natin yung loob ng ating mensula inverter tsaka itetest natin kung pure sine wave inverter nga ba talaga siya. Kasi marami nagre-request natin ng mga ka-DIY para sigurado bago nila bilhin. At tsaka testingin din natin yung high voltage, over voltage tsaka low voltage disconnect ng ating inverter. Pero bago yon, i-announce muna natin ang winner ng ating emergency light na video natin last week, mga ka-DIY. At saka meron pang bonus na ibibigay din natin to. Pipili tayo na isa pang winner para sa 50 pieces na 18650 battery. So ayan ha. So continue lang kayo sa pag-subscribe at saka pagpanood ng ating mga YouTube video. Malay nyo, pagdating ng panahon, ikaw din yung mananalo ng mga giveaway natin. Siya nga pala mga ka-DIY, meron ka bang Instagram? Please don't forget to follow us at DIY Pinoy and at DIY Pinoy Shop on Instagram. Ayan, naka-flash po sa screen. Ayan, follow nyo kami sa IG mga ka-DIY. Manager ko dyan is si Mrs. DIY. So, follow nyo rin kami sa Shopee. So, ayan na mga ka-DIY. Proceed na tayo sa ating giveaway. So, mabilisan lang to. Ayan, kopyahin natin yung YouTube link. And then, YouTube comment picker. So, congrats na kaagad sa mananalo ng ating giveaway, mga ka-DIY. So, 3, get YouTube comment. Ilan? Oo, 95, mga ka-DIY. And start natin. Dun-dun-dun-dun-dun! Oh! Scepter Kaizen! Ayos talaga content nyo, Sir DIY. Gamit na gamit po ito, lalo kapag biglang nawawalan ang kuryente, tapos may pinapagawa, madali na... Unang-una mong maisip na gawin. Thanks for making this kind of video. We always support. God bless and your family. Maraming salamat, sir. So, tingnan natin. Oh, may inidoro. Homebodies po yun. Yan. Scepter Kaizen. Nag-iisa lang siya. May friend request. O, yun. Maraming salamat, sir. Scepter Kaizen. Ang daming tinag. So, congratulations, sir, para sa iyo nitong ilaw na to. So, kontakin mo lang kami sa Shopee or sa IG. Tapos, sa iyo na to para maipadala namin. So, maraming salamat ulit, Sir Scepter Kaizen. Kosgapa sa pag-share ng ating video. And para sa ating susunod na winner, mga ka-DIY, bigyan natin ng 50 pieces na 18650 battery. Although hindi to 2,000, nasa 15,000 mAh ata isa nito eh. Mapapakinabangan nyo pa rin to sa mga sport project. So, i-draw natin kung sino ang mananalo ng ating 50 pieces na battery, mga ka-DIY. Per Gabino. So, solid mga content mo, ka-DIY. So, hanapin natin si Sir Per. Oh, ay, friends na kami. So, in-add niya ako sa Facebook. So, search natin. Tingnan natin, mga ka-DIY. Scroll, scroll lang. Ayun! Congrats, Sir Per Gabino. Gabino Per. So, shinare niya yung ating emergency light. So, hindi ka nanalo ng emergency light, sir. Pero, sa'yo na ang 50 pieces na 18650 battery na to. So, congratulations po, Sir Per. Kontakin nyo lang po kami sa Instagram or sa Shopee or sa YouTube comment. Bahala kayo. Pero, mas active kami sa IG at saka sa Shopee. So, proceed na tayo sa video natin, mga ka-DIY. Unahin na natin i-test kung pure sine wave nga siya, mga ka-DIY, gamit ang ating oscilloscope multimeter na mass tool. So, kung interested kayo dito, check niyo yung video natin last week. Kung interested din kayo bilhin ito, mga ka-DIY, tsaka ito, link sa video description from Banggood. So, from Banggood yan, mga ka-DIY. Legit yan, pwede COD. So, ikabit natin yung battery. Testingin lang natin kung pure sine wave siya. Talaga, gamit yung ating meter. Tapos, after nun, buksan natin, mga ka-DIY. At ating titingnan ano ba ang nasa loob ng ating inverter. So, ayan. Nakikita nyo ba? 13.2 volts yung ating battery.
naka-on pala siya. Pagsaksak ko, nag-on agad mga ka-DIY. So, i-off ko muna. I-on ko. So, ayan, 13.2. Testingin natin kung pure sine wave nga siya gamit si Mask Tool. So, yung voltage natin is 227 volts AC. Tingnan natin kung frequency niya is 60 Hz. So, 59.9. Halos 60 Hz naman mga ka-DIY. So, testingin natin ang ating oscilloscope. So, ayan. Kitang-kita nyo naman mga ka-DIY. Napakalinis. Pure na pure sine wave. Wala siyang mga spike. So, ayan. Nakaset tayo ng 300 volts. So, ayan. So, ang ganda ng waveform niya mga ka-DIY. Pure sine wave na siya. Hindi siya square wave kagaya nung sinample natin na Yubao na MSW modified sine wave na inverter. So ngayon, legit na legit si Mensela. Ngayon, buksan natin mga ka-DIY para makita natin yung loob. Ma-explore naman natin. I-off ko muna. So, pag natanggal natin yung apat na screw sa halikod, apat na screw sa harap, matatanggal na yung takip natin mga ka-DIY at bubungad ng napakaganda nating inverter. So, ayan. Ayan siya. So, nakikita nyo meron ditong tatlong transformer. Bawat transformer merong 40 amp fuse. So, ayan no. Protected bawat isang transformer 40. So, di ba sabi ko ang rated nito is 1,500 watts rated. Yung peak is yung 2,200. So, bawat transformer, ang output niyan is rated 500 watts mga ka-DIY. Tapos, pinagsama-sama lang yung tatlo na yan, kaya naging 1,500. So, ayun, kanya-kanyang set ng MOSFET bawat transformer. Tapos, ito yung ating SPWM signal generator kasi nakikita mo, ayan, na-testing nga pala to. Pag pinindot nyo to mga ka-DIY, magiging 50 Hz yan o kaya 60 Hz. So, pakita ko pala yun mga ka-DIY, bonus content natin yan. Kasi, si Sir Albert Nario, friend natin, nagkaroon din siya nito, kaso 50 Hz yun napadala sa kanya mga ka-DIY. So, una niyang binuksan, tapos nakita ko lang may switch, pinatry ko lang sa kanya, gumana naman mga ka-DIY. So, from 50 Hz naging 60 Hz, pinindot lang tong switch na to. So, subukan natin. Subukan natin para makita nyo pala mga ka-DIY. Kasi halimbawa, ano bang use nun? Halimbawa, mali yung na-order mo. Ang na-order mo ay 50 Hz, 60 Hz yung mga gamit natin mga ka-DIY. So, hindi mo na kailangang i-return kay Banggood. Yun yung maganda dito kay Mensela. So, ikabit ko lang muna yung battery para matesting natin. So, ingat lang sa battery sa pagkakabit. Tapos, ito, ingat lang kasi AC yan. Baka mahawakan natin, makuryente. So, ayan, nakikita nyo, naka 60 Hz siya mga ka-DIY. Pindutin natin yung switch. Ayan mga ka-DIY, naka 60 Hz tayo. Pindutin ko yung switch. So, dalawa pala yung switch. Isa dito, isa dito. Ito pala yung para sa frequency mga ka-DIY. Kasi tingnan nyo, yung 60, pag pinindot nyo yan, magiging 50. So, ayan o. Naging 50 Hz. So, kung halimbawang 50 Hz yung mapadala sa inyo, mga ka-DIY, pindutin nyo lang tong switch na to, magiging 60 Hz na siya. O, diba? Astig. Mali ako doon. Hindi pala ito. So, ito palang switch na to, mga ka-DIY. Dalawa pala yung switch nito. So, ayun. Siya nga pala, kung di nyo kilala si Sir Albert Nario, napakagaling na YouTuber niyan.
subscribe kayo sa YouTube niya, mga ka-DIY, lalo yung mga DIY na e-bike. Naku, napakagaling niyan. Loading-loady ko yan. So, sana maging kagaya rin ng YouTube natin yung YouTube niya. Ay, mali. Tama ba? Tama pala, tama. So, ayun. Ayun lang. Additional info kung mali yung napadala sa inyo at 50Hz. So, pwede nyo gawing 60Hz, mga ka-DIY. Astig. Hindi mo na kailangang maghinang kagaya nung sa isa nating inverter, si Sunima. Kasi si Sunima, kailangan mong ihinang yung switch niya or yung jumper niya sa likod nung SPWM signal generator. So, ito, pindot-pindot ka lang switch. So, magandang, ano yon, bonus kay Mensela, di ba, mga ka-DIY? So, ano pa bang makikita natin dito? So, tingin ko, custom board niya tong dalawa na to. Pero dyan ang gagaling yung SPWM signal natin para maging pure sine wave. So, mga filter capacitor. So, ayan. Panalo yung loob ng ating Mensela, mga ka-DIY. So, kung gusto nyong makita, ayan. I-zoom natin, ayan. Ayan siya. Tapos yung inductor niya, filter. So, basic inverter naman yan. Yun lang yung pinaka-bonus niya para sa akin. Yung madali mong mababago yung frequency. Tapos, tatlo. Kung halimbawang pumutok tong isa, yung fuse, meron ka pa ring output. Tapos, kung magkaroon ng problema, hindi mo nilagyan ng protection yung input mo, wala kang breaker or fuse sa labas, meron ka pa namang protection sa loob kasi meron kang tatlong 40 amp fuse, mga ka-DIY. So, ikabit ko na and then testingin naman natin yung over voltage tsaka under voltage protection ni Mensela. Para i-test natin yung ating high voltage protect, mga ka-DIY, or over voltage protect ng ating Mensela. So, anong mangyayari kapag nagkaroon tayo ng over voltage? Meron ako ditong 4S na 18650 battery. So, ayan, moly cells yan. Kung alam mo yung moly cells, naku, pang malakasan yan. So, meron tayong 16.74 voltage, mga ka-DIY. So, ayan, 16.74. So, tingnan natin anong mangyayari kung nag-supply tayo ng over voltage sa ating inverter. So, ayan, nakikita nyo, nag-a-alarm siya, mga ka-DIY. So, hindi tayo titigilan ng beep, 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 beep niyan. So, ayun. Yan yung ating over voltage supply alarm ng ating inverter. So, try natin. So, yun lang pala, mga ka-DIY, no? Hindi ganun ka-accurate yung ating voltmeter dito kasi 16.3 sa atin 16.7. So, may discrepancy siya ng 0.4. Pero at least 16.3, so 16.7, nag-a-alarm na siya. So may voltage drop kasi sa loob yan, so depende kung saan nakakonect tong voltmeter. Baka kasi dumaan na siya sa mga circuitry natin, kaya 16.3 na lang yung pinapakita ng ating DC in voltmeter. So hindi natin sure kung dito yung connected sa ating binding post. Pero yon over voltage, nag-a-alarm siya, mga ka-DIY. Paano kaya kung under voltage? Na-testing na natin yung under voltage eh. Kung naalala nyo, ginamit ko na to sa aircon. Tinesting ko sa aircon namin to, mga ka-DIY. Ang nangyari, nung nalobat na yung battery, so nag-alarm na siya hanggang sa nag-disconnect na siya, mga ka-DIY. Try naman natin sa 3S, mga ka-DIY. So 3S, 12 volts. So, okay pa siya. Gagana pa siya sa 12 volts, mga ka-DIY, kasi nag-power on pa siya. Pero, kapag 2S halimbawa, umabot ng 8 volts na lang yung battery mo. So, 8 volts, 8.3. Hindi na siya mag-on, mga ka-DIY, kasi hindi na nag-on yung ating green na LED. So, patay yan. Ang nakikita lang natin, low voltage. Ayan, halimbawa naman, sa low voltage nga, kasi hindi natin mapakita gamit itong ating moly cells. So, try ko na lang ng buck converter, mga ka-DIY. So, ngayon, naka-set tayo or naka 11.6 volts. So, try nating babaan para ma-simulate natin yung battery na nalolobat. Anong mangyayari sa kanya, mga ka-DIY?
So ayan, bumababa na. Bumababa na ang ating battery voltage. Ayun. At 10.2, 10.5, nag-start na siya mag-alarm, mga ka-DIY. Ayun o, nagbi-blink na tayo ng red. So, 10 volts, safe na safe yun sa lithium iron phosphate kasi sa lithium iron phosphate, ang lobot natin nun 2.6 eh. So, okay pa yun. So, na-testing naman na natin yung ating low voltage tsaka high voltage ng ating mensela. So, ayun, mag-a-alarm naman yan, mga ka-DIY. Hindi kayo titigilan ng beep niyan habang nagtataas yung voltage tsaka bumababa. So, para sa akin, sulit na tong inverter na to compared sa halaga niya, compared sa ibang inverter. So, kung interested kayo sa Mensela inverter na to, mga ka-DIY, check nyo lang yung link below. At ayun nga, nasa dulo ka na ng ating video. Siyempre, kung solid ka-DIY ka, meron tayong giveaway. So, 100 pieces to. Siguro, ibigay natin sa dalawang ka-DIY natin na solid. So, comment ka lang, ka-DIY. And then, pipili tayo ng dalawang random comment picker. So, wala munang sharing, kahit comment lang. I-comment, pakomentin mo na lang yung YouTube account ni Tito, Tita, tsaka ni Lola at Lola, ni Ate at ni Bunso. And then, mas maraming entry, syempre, mas marami kang chances of winning. Pero, one comment lang per YouTube account. Maraming salamat, mga ka-DIY. And please don't forget to subscribe. Ayan, click nyo lang yung subscribe. Click nyo rin yung bell para manonotify kayo kapag meron tayong bagong upload. So, palike na lang din mga ka-DIY. Yung like, pindutin natin. So, maraming salamat mga ka-DIY and thank you for watching.